The Midnight Hauntings. Magandang araw. Ako si Blue. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa apat na magkakaibigan na nagkayayaang maglaro ng Spirit of the Glass sa kanilang paaralan, hanggang sa may magpakitang isang nakakatakot na nilalang sa kanila. Ang pangalan ko po ay Ben. Napagkatuwaan naming apat na magkakaibigan na magkayayaang maglaro ng Spirit of the Glass. Kilala kasi itong paaralan namin sa dami ng mga kwentong katatakutan, at ang pinakasikat ay ang pugot na ulo ng pari na nagpapakita paggabi. Uso kasi yung Spirit of the Glass, kaya naisipan namin na gawin yun pag nagpagabi kami sa school. Ang magkakasama ay ako, si Alicia, Maddie at Tonton. Magnobyo si Maddie at Tonton, at kambal sina Maddie at Alicia. Sakto na magkakaklase kami, kaya sabay-sabay na kaming nagpagabi. Madilim na noon sa aming school at nagdahilan kami sa mga guard na gumagawa kami ng research tungkol sa mga multo. Kaya hinayaan lang nila kaming magpagabi. Naisipan namin na tumambay sa isa sa mga classroom at nagsimulang maglaro ng Spirit of the Glass. Matagal na kaming magkakakilala ng kambal. Kapitbahay ko lang sila, at noong mga bata pa kami ay magkakalaro na kami. Dati ay laging tinutukso si Alicia dahil meron daw itong sixth sense at nakakaramdam daw ng mga espiritu. Kaya naman, kampante kami dahil kasama namin ang tulad niya. Nilatag namin ang Ouija board at nilagay ang baso sa ibabaw nito. Natatawa pa kami noon dahil nagkakatakutan na ang magnobyo. Nagsindi kami ng mga kandila at nagpatay ng ilaw. Nilapat namin ang mga daliri sa baso at nagtawag ng mga kaluluwa. Si Alicia ang nagtawag sa Spirit of the Glass. Nagsabi siya na, "Espiritu, espiritu, magpakita ka. Igalaw ang paso kung nandyan ka." Sa una ay walang nangyari, pero nakaramdam kami ng kakaiba matapos ang ilang sandali. Nagulat kami nang biglang gumalaw ang baso. Siniko pa ni Maddie ang nobyo niyang si Tonton para sabihin na huwag galawin ang baso. Nagpunta ang unang letra sa L at I. Nakasimangot na si Maddie at inaway na si Tonton dahil pinaghihinalaan niya na ginagalaw lang ang baso bilang kalokohan at pananakot sa kanya. Natatawa si Tonton na nagsabi na hindi siya ang gumagalaw nito. Nagsabi ako na alisin ng sabay-sabay ang aming mga kamay sa baso. Tumigil ang aming pagtawa nang alisin namin ang aming mga kamay at patuloy na gumalaw ang baso sa ibang mga letra. Mag-isang gumagalaw ang baso papunta sa letrang N at G. Natahimik kaming lahat at nag-umpisang matakot. Natatakot na kaming apat at nararamdaman namin ang biglang paglamig ng paligid. Nagsabi si Maddie na itigil na namin ang paglalaro at umalis na lang. Sinagot siya ng kambal niya na kailangan tapusin ang laro para di sila sundan ng kaluluwa. Itutuloy na namin ang laro nang biglang may malakas na ihip ng hangin. Namatay ang mga kandila sa kwarto at nagsigawan kami sa takot. Walang bukas na bintana sa kwarto
kaya nagtaka kami kung paano nakapasok ang malakas na hangin. Nagtakbuhan kami papalabas ng kwarto sa takot. Madilim na ang buong school at wala ng katao-tao. Nakarinig kami ng tunog ng kampana kaya mas kinilabutan kami. Malapit na kami sa guardhouse nang nagsabi si Alicia na tumigil muna kami sa pagtakbo. Sinabi niya na kailangan naming ituloy ang laro para magawa ang ritual para paalisin ng tuluyan ang kaluluwa. Nag-alangan kaming tatlo pero sumang-ayon si Tonton kaya bumalik kami sa kwarto at nagsindi ulit ng kandila. Sabi ni Alicia na nararamdaman niyang kailangan naming ibalik ang aming mga kamay sa baso para matapos ang sinasabi nito. Umiiyak na si Maddie sa takot at namumutla na kami ni Tonton. Binalik namin ang aming mga kamay sa baso. Naramdaman naming parang may humihila sa aming kamay habang kinagalaw ang baso at nagtuloy ito sa letrang O at N. Inantay namin na gumalaw ulit ito ngunit tumigil lamang ito. Tinandaan namin ang mga letrang nauna at nanigas kami sa takot dahil ang salitang binubuo nito ay ang salitang lingon. Tumakbo kami sa hallway nang mapansin na sumusunod ang pugot na ulo ng pari sa amin. Napansin namin na bumalik lamang kami sa hallway kung saan kami nag-spirit of the glass na tila kami ay ayaw paalisin ng kaluluwa. Takot na kaming lahat at ang pinaka nagpapanik ay si Tonton. Kinakalma siya ni Maddie ngunit sa kagustuhan nitong makalayo sa multo ay nagbato ito ng upuan sa bintana. Nabasag ito at sa gulat namin ay tumalon si Tonton. Duguan ang katawan nito sa baba at biglang nagdatingan ang mga gwardya. Hinimatay si Maddie sa trauma nang makita ang nangyari sa kanyang nobyo. Natulala na lamang ako at napansing na wala ang pugot na ulo na parang bula. Ilang araw na ang nakalipas at nagluksa ang aming paaralan dahil sa nangyari. Pinagbawal na din ang magpagabi sa eskwelahan at lagi nang may mga gwardya ang nakabantay. Gusto na namin makalimutan nila Alicia at Maddie ang nangyari kay Tonton. Ngunit kinikilabutan pa din ako at kinakabahan dahil sa di malamang dahilan ay may basong laging sumusulpot kung saan man ako lumingon na tila ba sinasabing hindi pa tapos ang aming laro.